Hi, good morning everyone. Once again, this is Eduardo F. Oliveros Jr., a licensed massage therapist from the Department of Health. Welcome to my YouTube channel, Eduardo Oliveros TV. Thank you so much for always liking, following, and sharing our YouTube post, to the YouTube channel that we have. And then, thank you so much sa lahat na nag-comment sa mga previous topics na in-upload natin. Today, I will be uploading one interesting topic also about water intake. Kasi water in our body is very essential. Ito yung topic na pinamagatan kong which water is best to take or which water is best to drink. Kasi sa katawan natin, 75% nun is water. And then, water plays a very vital factor sa katawan ng tao. In fact, we are advised to take 8 to 10 glasses of water a day. But for this time, since medyo mainit ang panahon, we really say that 10 to 12 glasses of water per day is much needed sa katawan natin. Kasi water intake is very vital in the sense na halos araw-araw maski natutulog tayo nagpapalabas yung katawan natin ng water. Do you believe on that? Sige, you have to experiment with your yung natutulog kayo and then humihinga kayo. Try to have a tissue or a paper sa ilagay lang sa may bunganga niyo while nagatulog kayo, di ba? Yano niyo is nag-moist. So ibig sabihin nagpapalabas din tayo ng water. So we need really water intake sa umaga or sa activities natin, kaya papawisan tayo. So nawawalan po tayo ng water, we urinate, dumi-dumi tayo. So those are mga waters na nawawala sa katawan natin. And then yun yung reason bakit we need really water intake. Kasi water will help our skin nourish our organs and organ systems, ang ating colon, which is yun yung pinakamalakas kumonsumo ng water, yung malaking bituka natin. Yun pinakamalakas magkonsumo ng water. And then, yun din, water din isa sa mga factors kung mahirapan tayong magbawas or madali lang tayong magbawas. So, as you have see, water is really essential for a well-being sa isang tao. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon about water intake or which water is best to drink. Okay? Let's proceed to our topic, which water is best to take. Actually, this illustration, nagamit ko na to no, sa vitamins. And I will be using this to show it to you kung nakakadulot ba. Yes, the water that we are taking is a good energy conductor or nakakabigay ba talaga ng dagdag na enerhiya itong water na to na iniinom natin. And then, second episode ko nito is the water that we are taking ba acidic or alkaline. So yun yung second episode. So the first episode is this, which water is best to drink for the purpose of energy conduction or nakakabigay ba ng enerhiya sa atin yung water na tinitake natin. Okay, this water is coming from a groundwater sa amin dito sa South Cotabato. This is a water come deep well, yung sa amin ba bomba or poso negro, poso kung sa ano pa ibang term. Ito sa gripo or sa local water utility provider namin, dito groundwater, ito sa local water utility provider.
Ito, tinanggal ko lang ang ano kasi mahirap naman kung may brand tayo may involved. This is a mineral water. Okay, try natin ha. Pasa natin yung mineral water. Ilagay natin dito konti. Ayan, that is a mineral water. I'm sorry to ano ha, pero tinanggal ko yung ano label. Tinanggal namin yung label para at least ano siya. Ito, distilled water. Okay. Lagay natin dito. Ayan, that is a distilled water. Okay. Meron tayong apat na water na iti-taste. Iti-test, ha? Okay. Again, this is a water coming from a deep well. Ito sa local water water supplier natin. This is ano nga to, distilled. Tama? This is mineral. Okay. Try natin using this from energy conductor. Palapit natin sila kunti para ano. Okay. Ito si mineral. Ito si distilled. Ito si groundwater. Ito si local utility source natin na galing sa gripo. Okay. That's what I've said. That's what I've shown you. Ito. Ayan. Hindi kasi magkadikit si negative positive dito kung tingnan nyo. So, pag i-post natin to para madikit sila. Ayan. Nagastiga siya. Nag-light. So ngayon, bitawan natin yan para walang switch. Ito, let the water conduct the electricity para mag-meet si negative positive. O, try natin itong, tama ito, distilled? Distilled? Mineral. Try mineral. Kumusta si mineral? Umiilaw siya? Walang ilaw si? Mineral, mahina, masyado. So meron siya, pero konti. Okay. Yan yung kay mineral. Ito kay distilled kaya. How it will it be? Ayan. May ilaw ba? Mm-hmm. Meron din. Saan yung malakas? Kanina o ngayon? Okay. Yan yung sa distilled. Ito si local water source. Ayan. Yan? Okay, mas malakas? Ang ano niya, from ito, chlorinated nga lang to, pero mas marami ang water, ang mineral na makukuha natin or magaling siya sa energy conduction sa katawan. Okay, ito last from deep well sa bumba. Ayan. May ilaw ba? Oh, wala. So, ito yung up. Ha? Ayan. Ala. Ala talaga. So, ulit nga natin. Let's try to review. Ito si mineral. Tingnan natin. Does the mineral gives us energy? Or good conductor? Conductor ba siya ng energy sa katawan? Wala. Mahirap. Hindi. Ito si distilled. Okay, distilled water. Does it give us energy? Hindi rin. Ito kaya si ano? Ayan. Bumba ito. Wala din. Itong isa. Ayan. Sa gripo ito. Mayroon ba? Ha? Ayan. Okay. So, paano ngayon to? Wala lahat, halos. So, what would be the solution? Okay? Atayin muna natin. What would be the solution? Okay. Try nga natin ito. Try to do a simple experimentation. Again, this is a vitamin C. Lagyan natin ito isa-isa ha. Kunti lang, isang 500 milligrams na to. Hati-hatiin lang natin.
Ito. Ayan. Bigyan natin. Ika. Mas mahurot. Kadiri. Ayan. Meron na lahat. May vitamin C na ito lahat. Tingnan natin kung may pagbabago ba sa water na ini-intake natin if we use supplementation. Lagyan natin supplementation yung ano. Kunin natin yung tester. Okay? Ito, mineral to. Lagyan natin ng konti lang vitamin C. Ito, distilled. Ito sa gripo. Ito sa bomba, sa deep water. Okay? Try. How does it look? May ilaw na ba? Yes. Kasi nga, mayroon ng supplementation. Ito isa. Ayan. How does? Spark din. Ito isa sa chlorinated. Ha? Meron. Mas malakas. Diba? Ito kaya sa bumba. Ayan. Gamay. Gamay lang. Konti. Okay. Sino ngayon yung nagbibigay na mas energy sa atin? So, kayo yung mag-decide. Comment nyo lang sa comment box sa baba. Pero for me, gripo? Hindi siya porque may chlorine yung isang tubig na kalimitan kasi ng presentation is, huwag tayong uminom kasi ganito, kasi ganyan, maraming chlorinated, pero kunti lang naman ang ppm nito or parts per million. And then, chlorine can be wiped out also in a matter of yung pagpakulo or hayaan mo siya in-store within a few days, mag-evaporate din yung chlorine na yan. So, sa tanong, which water is best to take? The water that is best to take is the water is coming from the natural source. Kung hindi natin makuha masyado yung hinahanap natin na energy conducting capacity na isang water, you try to find vitamin C, sodium ascorbate, or calcium ascorbate that will help you provide, tulungan kayo mag-provide ng more energy sa katawan ninyo. So, yun yung topic natin ngayon. Which water is best to take? So, kung may komento kayo sa baba, comment lang. Then, pag-usapan natin. Then, watch out for my next video is the water that we take alkaline or acidic. Yun yung magiging susunod nating topic. Before we end, I would like to invite you to subscribe to my YouTube channel, Eduardo Oliveros TV, to share, to like, and to please on the notification bell so that in every videos that we will be uploading, we will be properly notified. Once again, this is Eduardo F. Oliveros Jr. saying, health is wealth and to become healthy is a better choice. So choose to become healthy so that you have a better chance to become wealthy. With that, thank you and good day.